siguro mga isang linggo, dadami pa to kasi madali naman mag-mature yung ating mga dap niya mag-nas. Yo, what's up guys? So, isang magandang gabi ulit sa ating lahat. So, today guys ay mag-update lang ako dito sa ating dap niya magna kasi 1 week na sila mahigit na nasa pinagkultura natin, nasa dito sa may timba. So, sobrang busy ko eh. Nakalimutan ko na dapat nga pala eh ka 1 week mag-update na agad ako. So, nakalampas na yung araw na yun guys. So, eto na sila ngayon guys. Diba nung nakaraan nakalagay lang sila sa isang maliit na bote ng 1.5. Konti lang sila, pero ito na ngayon sila guys. Yun o. Tapos, ito pa yung iba. Yan, mga nasa gilid-gilid. Yan o. Tapos, yan. So, kita nyo naman siguro na dumami talaga sila. Siguro mga isang linggo, dadami pa to kasi madali naman mag-mature yung ating mga dap niya magna. So mas mabilis silang umanak kasi yun nga, mas mabilis sila mag-mature. So anak lang sila ng anak. So kung hindi nyo napanood yung part 1 ng video na to na ginawa ko, so panoodin nyo kung paano ko kinulture tong ating dap niya magna. Pero banggitin ko na rin siguro ngayon, ano? So ito, nakikita nyo yung mga red na yan. Ayan yung mga sinasaypon ko na poop ng ating mga flower horn at saka ng betta fish. So ayan lang din yung ipinapakain ko sa ating dap niya magna. Yan, nakinulture. Yan guys, o. Oh. Yan, kakalalagay ko lang ito kanina. So yan, di pa siguro kinakain. Pag gutom sila, bumababa lang sila dyan. Kaya mabilis silang dumami kasi kain lang naman sila ng kain dyan. So, ito nga pala guys, ay nasa loob lang ng bahay namin. So, hindi ko sila nilalabas. Kaya, kung natatakot kayo mag-culture dahil wala kayong time maglabas ng dap niya, magna, magpainit. So, huwag kayong matakot kasi nabubuhay din sila kahit hindi mainit. Ano? So, ito lang guys yung gawin nyo. Magkumuha lang kayo ng ganto, yung starter, bagos kahit yung balang na maliit. Pero mas maganda kung nasa drum kasi mas mabilis silang dumami pag malaki yung ginagalawa nila. Ito lang kasi yung sinampul ko kung paano mag-culture ng dap niya magna. Pero dun sa mother culture ko talaga, is na dun sila sa may loob ng drum. Ito naman guys, yung ating mga bee-breeding na kasunod. So hindi ko palit sasalang si Super Red at saka si Yellow Dragon. Tapos ito naman yung super din na female natin. So kapag hindi nagkaigi dito talaga sa isa, so dito tayo kay Super Red sa partner ni Super Red na Super Red female din. Kaya yung tatlo yung pinagtabi-tabi ko para maging komportable si male. At kapag ayaw naman ni female dito, so doon tayo sa may Super Red na babae. Saka isasala ko na din guys itong ating kanahan na ibrinid na beta. So ayan, steel blue blackhead. So ayan, kaya sila ay nandyan sa maliit na lalagyan na. So next project ko yan. At nga pala guys, meron ako dito na ibreed at nag successful sila. So eto na sila guys, papakita ko sa inyo. So yan guys yung naging successful na breeding ko ulit. Yan o, napakadami. Yan. Ito nga pala guys ay 2 days old pa lang ng mga prey natin. So, yun o, dami. Yan. Dami nila. Sana mapalaki din natin sila kagaya ng ating steel blue blackhead. So, yan. Bumili lang ako kanina ng ano eh, ng paglilipatan nila para mas mabilis silang lumaki. Ito guys, si Team Hortons. Sumisilip siya. Matagal na rin kasi ako walang update sa ating flower horn na to. Yan, nagtatago siya.
So, yan guys, no. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. So, yun, pasensya na kayo dahil ilang mahigit isang linggo tayong walang upload kasi nga naging busy tayo sa trabaho. Pero pag naging bakante naman eh nag-upload talaga tayo ng video. So, ayun guys, no. Maraming maraming salamat sa pagtangkilik sa ating YouTube channel. Sunod kong balak na gawin na vlog ay ito. Sasalang natin sila sa breeding. Dahil nag-hatch na rin ako ng BBS. So, ayan guys, yung ating BBS. Tapos, kasi nga, meron tayo dito mga beta fry. Yan. Abangan-abangan nyo na lang guys, yun, yung pairing natin. Siguro, mamadaliin ko na lang to. Hindi ko na ipapakita kung... Yung setup na lang natin na ipapakita ko sa inyo, pero hindi ko na ibibidyo kung paano sila nagpe-pair. So, yun guys, no. Maraming salamat ulit sa panonood. So, see you guys in my next video.